Hello, Team Online! Hello, PBB Community! Good evening sa lahat ng ating mga kapamilya, ng lahat ng ating mga community members, saan man kayo sa mundo. Especially sa mga nandito sa Luzon, sa Metro Manila, in parts of Bicol, if you are watching us. Siyempre, unang-una, we hope na safe kayo. We hope that you are well. Thank you for joining us. Mahirap gumawa ng show sa isang gabi tulad nito na ang dami nangyari throughout the day, but we will try our best to still connect with you para kamustahin kayo. At syempre, magtutulungan pa rin tayong lahat. At we are live. Lahat ng yan dito sa Pinoy Big Brother Connect, kumonect sa pagtulong. Hi everyone! Like I said, I hope you are all safe and well. Thank you, kasi ang dami pa rin nanonood sa atin, I guess, dahil nga sa bighat na mga balitang napanood natin today. Madami sa inyo ang nandito pa rin sa piling ng Pinoy Big Brother, syempre, kasi si Kuya, ano yan eh, nagbibigay yan ng hope, nagbibigay yan ng inspirasyon through the housemates. At tuloy-tuloy lang tayo sa pag-feature ng ating mga aspiring housemates. Pero bago yan, gusto lang namin magpasalamat sa lahat ng 177,524 audition entries. Auditionees natin, grabe, napaka-overwhelming ng inyong response sa tawag ni Kuya. Tulad ng sinabi ni Direk Loren kahapon, ito ang pinakamabilis na audition process, but still, ang dami ninyo, full force kayo para kay Kuya at para sa inyo mga pangarap. Kaya maraming salamat. If you remember, 6 days ago, ginawa natin ang Kumonect sa pagtulong para sa mga naapektuhan ng Bagyong Rolly. At wow, grabe, unfortunately, just a few days after, ay eto na naman tayo kumukonect sa isa't isa dahil sa isa na namang bagyo. Grabe talaga. This show today, to be perfectly honest, ibang-iba ang plano namin sa show na ito as of last night. Dahil nga kahapon na ang final day ng ating pag-audition, today we were supposed to feature aspiring housemates na nakapasa to the next round of auditions. Dapat maglalaro tayo ng ilang mga games, magkakatuwaan kung ano-ano. But syempre, overnight, things changed, and so pati ang mga mangyayari ngayong gabi ay mag-iiba na din. We will still be sharing with you and I will still be chatting live kasama ang 9 aspiring housemates ni Kuya na nakapasa to the next round of auditions. Pero sila ay ang ating mga aspiring housemates na galing sa iba't ibang lugar na naapektuhan ng bagyong Ulysses. So kukumustahin natin sila, alamin natin kung ano yung kalagayan nila, and thank you. Kaya thank you for joining us. And dahil nanonood kayo, alam nyo, parte din kayo ng kanilang mga pangarap. Kaya maraming salamat. I want to say hi to some people. PDJ, PD James, thank you very much for joining us. Chiquitin, James Paul, Justin Bangsil, Jamdi, wow, grabe, maraming salamat sa inyo. Gusto ko yung kamustahin, PBB Community. You are joining us from where? Taga saan ba kayo? And please share with me tagasan kayo at kung okay naman sa area ninyo or kung baha pa, I'd love to read your comments. Oy, we have one from La Union, si Lynn. Hi, kamusta ka, Lynn? From Lanao del Norte, si Mick Subaldo. Hi, sana'y okay kayo dyan sa Lanao del Norte. Sino pa ba? Si Dylan Reyes from Toronto, Canada. Hi, Dylan! Sana ay okay din ang weather dyan sa inyo. Grabe talaga yung mga pagsubo kasi hindi lang bagyo. Actually, may nakita ako dito na may nakita akong post kanina na parang in her head, ready na daw siyang pumunta ng parang repacking center. Kasi di ba dati pag may matinding bagyo, diretso tayo mag-volunteer para mag-repack. Tapos naalala niya, ay, may pandemya pa nga pala, so hindi na magiging ganun yung mangyayari sa atin. But thankfully, due to technology, pwede tayo mag-donate, diba? Through madaming apps, cashless, online deposit, kung ano-ano. Kaya please, let's all help, do what we can.
kung may extra kayong 10 pesos, 5 pesos sa inyong cash passing apps, ano man tawag doon, sa inyong mga cash paying accounts, pwedeng-pwede kayong mag-donate. Saan pa? Kayo ay taga Quezon Province. Si Sire Jong, sabi niya siya ay taga Quezon Province. Sino pa ba ito? Pwede pa pong umabot. Nagtatanong si Kay Brile. Kay Brile, kahapon ang last day of auditions ni Kuya. Kaya ngayon, we are moving forward sa ating mga aspiring housemates na naka-move forward to the next round. From San Mateo, Rizal! Jeremy! From Rizal, sana ay okay ka. Maraming salamat. Who else? Sabi ni Juday! Thank God po safe kami dito sa Visayas. Very, very good. I'm so happy to hear na safe kayo. Yeah, like I said, uy, asawa ni Donnie, nanood siya kanina kay Tita Maricel. Maraming salamat for joining us kanina. So yeah, dito sa ating Kumonect sa Pagtulong episode, may makikilala kayo na 9 aspiring housemates ni Kuya na nabigyan ng mga golden star at nabigyan ng kanilang ticket, kumbaga, to the next round of auditions. Kaya kakumustahin natin sila isa-isa. And before we do that, again, dun sa mga nanonood sa atin, kung meron kayong kapamilya or kaibigan or kakilala na kailangan ng kahit anong tulong, if you still know someone in need of rescue, we want to share with you on our screens ang phone lines na pwede ninyong matawagan. Are we going to be able to... Ayan, meron tayo dito sa baba. So, we have a few numbers. I know it's... Hindi, kita naman. It's quite small, pero if you screenshot it, pwede ninyong ma-check at matawagan or ma-connect ang inyong mga mahal sa buhay through these numbers. Yeah, like I said, madami kaming plano dapat para sa episode na ito dahil nga celebration ng ating mga aspiring housemates who moved forward to the next round. Pero unfortunately, dahil nga sa bagyo, marami ang nagkaroon ng power outage, including maraming staff ng Pinoy Big Brother. Kaya ang dapat magiging proseso namin ng shortlisting ng mga housemates ay medyo nag-move din ang mga timelines kasi syempre lahat tayo ay nag-a-adjust. Madami din sa aming mga staff ang nawalan ng kuryente, binaha ang ilang mga bahay. Kaya yeah, we will be still shortlisting in the coming days. But for now, tulad ng aking sinabi, 9 aspiring housemates na naka-move forward to the next round ang ating makakausap. At sisimulan na natin yan sa ating first aspiring housemate na gusto nating kumustahin mula siya sa Pililia, Rizal. I would like to say hi to Melanie Tibay Miranda. Melanie, are you here? Hello, hello, Melanie. Okay, we will try to contact Melanie, isa sa ating mga aspiring housemates from Rizal. Meron ba ditong nanonood sa ating PBB community na taga Rizal? Ayan. Meron bang Rizal? Rizal. Hi, Maan Melasturias, Kervin, Glenn Hernandez from Cavite. Uy, okay ba kayo dyan sa Cavite? Okay, we lost connection with our first aspiring housemate. Kaya pupunta muna tayo sa ating second aspiring housemate. Susubukan nating balikan si Melanie. I think I remember Melanie's audition. But yes, our next aspiring housemate na gusto namin ipakilala sa inyo ay mula naman sa Marikina. OMG, isa sa mga pinaka-apektadong area. Hello, Janelle Para Lojo. Did I say that correctly? Janelle Para Lojo. Meron ba ditong taga Marikina na nanonood sa atin sa PBB community? Uy, from Dipolog, from Iloilo. San Jacinto, Zambales, Quezon Province. Palawan is okay, Cebu, ayan, ang daming nanonood sa atin. Thank you very much. Okay, we'll try to get in touch with Janelle Para Lojo. I think that is correct.
Meron ba ditong taga Marikina din na nanonood? Kung merong taga Marikina na nanonood, ibig sabihin nakapag-charge sila ng phone or nakabalik na ang power sa kanila. Kasi, oo, balita ko may mga areas talaga ng Marikina na nawala ng kuryente kagabi. All the way from Baguio City, hello! From Tokyo, Japan! Hi! Thank you for joining us. From Beverly Hills, California, si Chef Devi. Hello, thank you for joining us. Okay, we are still trying to connect with Janelle Para, is that correct? Loho, did I say her name correctly? Okay, habang iniintay natin si Janelle, mag-hello muna tayo sa mga taga Quezon Province. Uy, from Malaysia. Hi, Marcy. Si Kirsten naman from Hong Kong. Grabe ang ating mga kapamilya from around the world. Who else? Ayan, Quezon City. Okay naman po kami, Ate Bianca. Pero po, unti na lang lilipad na bubong namin. Ah, pero at least in Quezon City, I know na, well, in Metro Manila, humina na talaga ang hangin. So, sana kumapit ang bubong ninyo. Oh my gosh. From Rosario, Cavite. Hello. Surigao City, thank you for joining us. Okay, so while we are waiting to connect with our aspiring housemates, see, kasi ang ating mga aspiring housemates na gustong i-feature sa araw na ito, syempre gusto natin kumustahin yung mga nakapasa sa ating first round of auditions dun sa mga areas na affected. But I guess, of course, maybe yung signal is still a bit spotty sa kanila mga areas. Kaya gusto namin silang kamustahin sana. Syempre, kasama ninyo para kasama din kayo sa journey nila. But yeah, we would just like to share a few photos. These are a few photos na nakita talaga natin sa social media today. Ito ang photo na shinare ng ABS-CBN News. From Mabini, Batangas. Grabe, all the way in Batangas, oh. And syempre, ang Bagyong Rolly, Batangas din ang isa sa mga areas na pinaka nadaanan ni Rolly. Another photo that we would like to share, okay, from ABS News, lahat ng i-flash na picture. This is a photo from Marikina. And yes, I actually saw din sa social media feed ko yung aerial view ng Marikina, and actually we will have we are trying to get in touch with Janelle, who is in Marikina, pero alam ko meron din tayong isa pang aspiring housemate from Marikina who we will be speaking to, na nagpost din ng baha sa area nila sa Marikina na, if I'm not mistaken, halos naabutan yung taas ng gate nila. So kakamustahin natin siya in this show. We are showing another picture from, okay, where is this? I am trying to see. First time ko din nakikita ang mga pictures na ito kasama ninyo, mga kapamilya, but yeah, tulad ng nasabi sa balita, ang flood level, o parang ang level ng Marikina River nung Undoy, ay nalampasan ng level ng Marikina River ngayong bagyong Ulysses. So talagang the rainfall was, I guess, longer yung time, pero talagang mas maraming tubig yung bumuhos talaga. And a lot of people are comparing it to what happened in Undoy. And I remember one of the first few news na nakita ko sa araw na ito is how Jericho Rosales, isa nating kapamilya, nilabas niya ang kanyang surfboard para makatulong sa pag-rescue sa ilang mga kababayan sa Marikina. Na ginawa din niya, the last time he did that was Undoy. So talagang napakaraming comparisons to Undoy nitong si Ulysses. Okay, are we showing another picture? Oh my goodness, sa Paco, Maynila. Ang dami din nating nakitang pictures on social media that nabagsakan ng puno ang ilang mga kotse. May mga nagbagsakan na poste. And again, we would like to
I guess, invite everyone. Napakaraming mga donation drives from trusted groups, from trusted news networks, mula sa mga schools even. Madaming donation drives dyan, or even in your own village. I'm sure meron kayo, or in your barangay. You can just check social media. I'm sure may makita kayo. Pili lang kayo. Again, there's no such thing as small help. Talagang we all are doing what we can para makatulong sa mga panahon na ganito. Okay, we want to call in one of our aspiring housemates. We will still try to get back to Janelle from Marikina, pero dahil kumokonnect pa rin tayo sa kanya, kumustahin naman natin isa nating aspiring housemate from Olongapo. Is that correct? From Olongapo. Hello, Niall Christian De Leon. Hello po. Magandang gabi po. Salamat sa nanonood. Hello po. Hi, Niall! Neil po, ma'am. Ah, Neil! Neil, buti naman kinorekt mo ako. Maraming salamat, Neil. Neil, you are in Olongapo. Saan ka eksakto sa Olongapo ngayon? I'm sa Santa Rita po, ma'am. Okay. Santa Rita. Kamusta dyan sa inyo? Yun, ma'am. Ako ng Diyos, okay naman po. Hindi naman po ganun masyadong naapektuhan itong dumaan na bagyo. Although malakas din po yung hangin talaga, ma'am. Pero hindi naman po. Wala namang baha, oo, sa area ninyo. Niall, oo. So, ikaw ba ay nakatulog ng mahimbing kagabi? Or ikaw din ba ay isa sa mga taong hindi nakatulog dahil sa lakas ng hangin, di ba? Sakto lang po, ma'am. Talagang inaabangan ko din talaga siya. Anong inaabangan mo? Yung bagyo, ma'am. Kasi malakas daw po eh. Yes. Actually, madami din akong kilala na pinigilan talaga nilang matulog din dahil, you know, baka biglang may mangyaring emergency at kailangan gising. Oo, so ganun ka din kagabi. Para makarespondi po kaagad kung saaling mangyari. Mm-mm. Ikaw ba ay how old are you, Neil? I'm 24 years old po, ma'am. 24, so nakatira ka pa rin with your parents dyan sa inyong bahay? Ma'am. Or okay, okay naman si... Okay naman ang iyong mga magulang. Safe din. Safe naman po. That's very good to know. Alam kong bagyo ang ating pinag-uusapan ngayon, pero gusto kitang i-congratulate. You made it to the next round of auditions. Nung nalaman mo na ikaw ay, after your initial audition, na ikaw ay pasok, ano yung una mong reaksyon? Sino una mong sinabihan? Ay, ma'am, talagang hindi ko alam. Hindi ko alam yung reaction ko. Parang ano, parang... Tawag dito, parang joke ba? Ganun, parang ano eh. Parang prank. Parang prank nung sinabi na pasok. Kasi hindi ko po yung na-expect. Ang dami po kasing nag-audition. Talagang tapos, isa po ako sa natawagan, isa po ako sa na-contact. Yun, sinabi ko po agad sa partner ko. Talagang hindi po ako makapaniwala, ma'am. Hindi po talaga. Hanggang kayo, eto na! Nag-guest ka na sa Pinoy Big Brother Kumonek. Naniniwala ka na ba na ikaw ay isa sa mga pasok sa next round of audition? Opo, ma'am. Pero yung feeling, ma'am, talaga, hindi ko pa rin po ma-explain. Talagang... Neil, did I say that correctly, Neil? Opo, Neil po. Neil, okay. Neil, kung sakasakaling pala rin ka, let's say, isa ka sa mapiling maging official housemates, if ever. I heard that you have a daughter, is that correct? Opo, ma'am. One month old! OMG! Pandemic-born baby! Ay, that must have been an experience. So yeah, 1 month old, if ever ikaw ay pala rin, ito ay mahabang panahon sa loob ng bahay ni Kuya na ikaw ay mahihiwalay sa iyong anak. If ever, are you ready for that? Kailangan po, ma'am. Kailangan po maging handa kasi para sa kanya din talaga eh. Kung sa ali po ah, para sa kanya po talaga. Ano ba ang big dream mo kaya gusto mo sumali sa Pinoy Big Brother? Ayun po, talagang gusto ko din po talagang maging artista, ma'am. Kahit po paano. Then yun, yung isa pa po, yung para mabigyan po ng magandang future si baby, yung talagang para po talaga sa kanya. Para po talaga sa kanya.
Anong pangalan ni baby? Nikolai Luis. Nikolai Luis. Anong nickname mo sa kanya? Madami pong tinatawag sa kanya, ma'am eh. Pero ako, ma'am, tawag ko sa kanya, ma'am. Nikolai lang talaga po. Nikolai. Okay, before we let you go, Neil, ano ang... kasi pag nasa internet, forever na yan. So ngayon na si Nikolai ay 1 month old, ano ang mensahe na gusto mong sabihin sa kanya sa puntong ito? Opo. Yun, baby, Nikolai, kahit ilang taon ka na ngayon, baby pa rin kita. Kung napapanood mo man to, grabe yung kaba na hinarap ni daddy mo. Lahat talagang haharapin ko para sa'yo. Baby, baby pa rin kita kahit anong mangyari. Basta lagi ka lang magpapakabait, tapos huwag mo lang gayaan yung daddy mo, masyado makulit. Tapos yun, sana habang pinapanood mo to, kasama mo pa rin kami ni mami mo. Yun, talagang lahat anak, ginagawa ni daddy para sa'yo. Mahal na mahal ka ni daddy. Sobra, 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 sobra. Oh, ramdam ko yon, Neil, ramdam ko yon. And good luck sa iyong journey dito sa audition. And let's see kung papala rin kang forward pa to the next rounds of auditions. Thank you. Thank you, Neil. Maraming salamat for joining us. And stay safe kayo dyan. Lahat po nang nanonood, ingat po kayo palagi, lalo na may bagyo, pandemya. Ingat po kayo lagi. God bless po sa inyong lahat. Thank you, Neil. I love it. Si Neil talaga na joining us all the way from Olongapo. Next, we want to introduce you to another aspiring housemate, ang ating unang tinawag kanina, joining us from Rizal. Pero siya ay, she will be joining us via phone patch only, si Melanie Tibay Miranda. Melanie? Hello po. Hi, Melanie. Hello po, ma'am. Hi, Melanie. Kamusta ka? Ayun po, medyo po napapanatag na po kami ngayon, hindi po katulad po kanina na sobra po talagang nakakatakot kasi po yung baha. Okay, so you are in Pililla, Rizal. Is that correct, Melanie? Po? Ikaw ay taga Pililla, Rizal. Tama po ba yun? Apo. Okay, so sabi mo ngayon ay medyo nakampante ka na. Ano ba yung pakiramdam kanina at ano ang nangyari sa inyo dyan? Naku ma'am, sobra po nakakatakot kasi po, mga bandang 4 a.m. po, bigla pong na ano kami, parang nagising po kami lahat. Gawa nung yun po, bigunti-unti na pong kumapasok po dito po sa bahay namin. E di, paspas po kami ng akyat po ng mga gamit po namin. Mm-hmm. Tapos po mga 6, lampas tao na po yung baha. 6 a.m.? Tama ba yan? So, ibig sabi mo nag-akyat kayo ng gamit. So, ang inyong lugar naman, meron kayong second floor na nalipatan ng mga gamit. Opo, dito po sa bahay po ng lolo ko, meron pong second floor. Mm-mm. Pero kayong lahat, you are safe kasama ng family mo? Opo, awa naman po ng Diyos, safe naman po lahat. Yes, oo. Thank you, Lord. Everyone is safe. So, ngayon, sa baba ng bahay ninyo, as in may baha pa rin. Ano na po, wala na po yung ano eh, yung tubig. Ang mga natira na lang po, burak, yung pumputek. Yes. Nako, at may syempre, napakahirap din nun linisin, ayusin lahat. Opo. Oo. Nakakayo ba ay, nakakain naman kayo, Melanie? Okay naman kayo? Warm naman kayo? May mga kailangan ba kayo dyan? Opo, okay naman po. Siguro po, by the presence of the Lord na rin po. Nakakain naman po. Oh my. Ito na ba ang pinaka, I guess, malakas na bagyo na na-experience mo so far? Hindi po, kasi po yung Ondoy din po, halos ganito rin po. How old were you nung Ondoy? Opo. Ilan taon ka nung Ondoy? I can imagine, batang-bata ka pa noon. Opo, mga grade 6. Mga ganun po. So the last time na naalala mong ganito ang sitwasyon was Ondoy pa. So syempre, 2009 pa yon. You were grade 6. Opo.
Oo, pero buti na lang talaga that ikaw at ang iyong pamilya ay safe and well. Melanie, bago ako mag-bye sa'yo, syempre gusto kitang i-congratulate dahil ikaw nga ay nabigyan ng Golden Star at ikaw ay pasok sa susunod na round ng auditions. Congratulations! Hello, thank you po! Oo, kaya ka namin kasama dito, di ba binigyan ikaw ng pass ni Kuya, ni Big Brother para sa susunod na round ng audition. Oo. Melanie, ano ba ang pangarap mo? Bakit mo gustong maging housemate ni Kuya? Marami po akong pangarap, sobrang dami. Hindi lang sa sarili ko po, sa buong pamilya ko po, ma'am. Kasi gusto ko pong mapatunayan yung sarili ko sa maraming tao. Kasi po, parang simula nung bata ako hanggang ngayon, hindi ko naranasan na nasa akin yung spotlight. Ano po ba yan? Parang, alam mo yun. Hello, Melanie? Hello po. Yes, oo. Well, let's see, kasi ikaw ay nakapasok nga dito sa next round of audition, ika nga. Pero medyo talagang marami kayong sasalain pa. Titingnan natin kung sino yung talagang magiging mga official housemates ni Kuya. Congratulations again, Melanie, and good luck! Thank you. Stay safe kayo dyan. Bye-bye po. God bless. Yan. Okay. Gusto lang natin klaruin syempre that lahat ng ating mga kinukumusta ngayon sa PBB Kumonek sa Pagtulong ay ang ating mga aspiring housemates na nakakuha nga nung Golden Star, nung parang pass to the next round of auditions. Pero hindi nito ibig sabihin na sila ay official housemates. Sila lang yung kumbaga dun sa 177,000 na nag-audition, sila yung nakakuha ng seal of approval from Kuya para maka-move forward to the next round. Okay, our next aspiring housemate, wait, mag-hello muna ako sa lahat ng mga nanonood. We have someone from Brunei, si Mamay, si Princess from North Cotabato, hello. Si Zutiful from Saipan. Hello, maraming salamat for watching. Okay, our next aspiring housemate naman is... Ito ba yung nakakuha ng Golden Star kahapon lang? Am I correct? Nakakuha ng Golden Star kahapon lang. Let me check. Ayan, okay, mula siya sa... Kainta Rizal at fresh na fresh pa ang kanyang Golden Star, our next aspiring housemate, Chris Waiting. Hey, how are you going? Hi! How are you going? Hi, Chris! You are in Kainta Rizal right now, is that correct? Yeah, that's correct. I've been here for about 3 months. Okay. So it did get a bit flooded here. And yeah, it did get pretty bad. You are living right now alone, or are you living with friends or family? Yeah, I'm living with my partner right now. We just live in a small condo here, and it's just a long floodway in Kainta. So we stayed home basically all day. And last night we were affected by the brownouts and just the strong winds. So it got really, I guess, musky. And just got really hot, and we couldn't leave the house because it was all flooded outside. So the fire exits were all just flooded, just a lot of rain just pouring in, and so we just had to stay home, and we were limited on food, so we couldn't go out and buy food, so we just had to eat. Just I've only had a couple of eggs and a toast today, so might go order food now because it's a bit safer, so yeah. Oh, okay. Wait, Chris, did you mention you stay in a condo? Yeah, that's correct. So, mataas kayo. Do you know how to speak Tagalog? I understand it. Yeah, just okay. Struggling to speak it. So, yeah. Floor. What floor are you on? Are you I'm on the second floor, so it's just... Oh, second. So, it's literally just one. So, your first floor area, binaha yon. Yeah, so our area, the drainage is pretty good at our village,
but it still got flooded, and the fire exits were unusable because it was too dangerous. It was just pouring with water. So, yeah. And then last night you said that the lights went out. What time bumalik yung kuryente? Yeah, I'd say around 1 a.m. the lights went out, and then the whole power went off up until I think 6 in the morning. So we had no electricity. Yes, and even when we woke up in the morning, our floor was flooded as well. And because there was water seeping through from underneath, so I had to spend 30 minutes just trying to clean everything and trying to find the source of the water. So it's a first experience for me because I've come from Australia and I just moved to the Philippines. So it's pretty scary for me. And I hear stories, and you know, I had friends that were affected in Cainta. They were their villages was up to chest height, and they had to wear these life vests just to swim across. Right. And another friend of mine, he couldn't leave the house, and he said it was just full of cockroaches and stuff, and he has to walk out to get to work. So yeah, I really feel for him. Wow. Yeah. Well, I'm glad that you and your partner are safe and well. Like you said, it's your first time to experience anything like this. But I'm sure there are like lessons learned in terms of like safety protocols and what you want to do when things like this happen. Yeah. Chris, of course, we are talking about the storm, but there is some good news in your life because yesterday you were given a golden star, which made me move forward to the next round of auditions. Congratulations. Thank you. I only found out because a friend started messaging me and they sent me these screenshots, and I'm like, how did you know? And then I'm like, oh, okay. So yeah, it was unexpected. But yeah, so I'm pretty excited. How did you feel when you found out that you were through to the next round of auditions? I couldn't. You know, when you get the news, you don't believe it because you're like, huh, like, oh, it's real, is it? And then you're like, oh, God, I actually made it through. And, so it was really surprising. And, I still don't believe it. You know, even just talking here, it's crazy. Oh, well, thank you. Thank you for your audition video. And it seems like it was meant to be because you were given a golden star. I did remember that in your audition video, you very, very shortly mentioned that it's sort of like you wanted a fresh start, which is why you moved here to the Philippines. So what is your, I guess, what's your big goal, big dream? That's why you want to be a housemate. Well, I actually wanted really into fitness, and I wanted to start my own gym here, start my own gym business. So back in Australia, I worked various jobs. I was a police officer. And I just sold everything I had just to move to the Philippines and just start fresh. Especially, it was a big choice, especially during the COVID pandemic. But my heart said to do it, and I've been enjoying it since and slowly trying to get to my goal. Oh, well, we will be rooting for you, Chris. Congratulations again on making it to the next round of auditions. And good luck. Let's see how far you will go. Thank you very much. Thanks again. Maraming salamat. Salamat po. Stay safe. Thank you, Chris. Oh, I love it. I love getting to know our aspiring housemates. Sino mo, iba't iba talaga sila ng mga kwento sa buhay. And our next aspiring housemate, ibang iba din ang kanyang ang kwento ng kanyang buhay. Originally from Tarlac, pero ngayon siya ay nasa Quezon City. Our aspiring housemate, Jerome Azores. Jerome? Hello po, Ate Bianca. Good evening po. Hi, Jerome! Jerome, you are in Quezon City. Is that correct? Yes po. Nasa Quezon City po ngayon dahil dito po muna ako nag-stay sa pinsan ko. Okay, sa pinsan mo. Kamusta kayo dyan? Kamusta yung experience mo sa nangyari, sa dumaan na bagyo? Ayun nga po, medyo malayo po kami dun sa affected area. So, hindi po namin masyadong maramdaman yung bagyo po. Ah, you're very lucky. So, no baha? Wala namang ganun?
Wala namang mga punong. Oo, that's so good to know. Yes po. Pero malakas po yung hangin po. Yun lang po yung naramdaman namin. Mm-mm. Kamusta naman ang iyong pamilya sa Tarlac? Nakamusta mo na ba sila? Okay naman po sila doon po sa Tarlac. Yun po. Na-affect ba daw sila ng bagyo? Ay, hindi naman po masyado naapektuhan. Wala din. Safe din sila lahat. Wala namang baha, anything. Yes po. Oh, buti na lang. Thank you, Lord. Everyone is safe. Jerome, syempre kasama ka namin dito sa PBB Kumonect sa pagtulong dahil ikaw nga ay nakapasa from the first round to the next round of auditions ni Kuya. Congratulations! Thank you po. Thank you po, Ate Bianca. Thank you po sa inyo. Tulad nung tinanong ko sa iba nating mga aspiring housemates, ano ba ang iyong big dream? Bakit mo gusto maging housemate ni Kuya? Ang biggest dream ko po talaga is yun nga po, gusto kong makapasok at maibahagi po yung kwento ng buhay ko. Kasi feel ko po makaka-inspire din po ako ng mga tao. Yun po. Dahil po sa kwento ng buhay ko. Dahil sa kwento ng buhay ko. Gusto ko rin po makatulong at maging, syempre po maging artista na rin po. Yan, gusto maging artista pala ni Jerome. Pag sinabi mong gusto mong ibahagi ang iyong buhay, na makaka-inspire ng iba yung kwento ng buhay mo, kung bibigyan mo siguro ng titulo, yan, kunyari magiging MMK episode, yung buhay mo, ano yung title na? Title? Siguro po, anak ko ay... Sige, kahit anong title. Title ng MMK o title ng pelikula, ganyan. Anong magiging title ng buhay mo, ng film or TV series tungkol sa buhay mo? Ang batang ligaw po, yun po. Ang batang ligaw. Wow, I wonder ko anong kwento ng ang batang ligaw, pero I guess yan ang mangyayari sa iyong mga susunod na round ng audition. Yes, syempre mas ikakwento mo kay Kuya ang kwento ng buhay mo. Well, congratulations Jerome and good luck sa iyong audition journey. Stay safe, thank Jerome. Thank you. Bye po. Thank you. Ayan, si Jerome, Tubong Tarlac, pero ngayon ay nasa Quezon City. Okay, I know we are contacting more aspiring housemates para makamusta natin at ma-check kung nasan ba sila. Let us call on our next aspiring housemate. Hinahanap ko lang siya dito. Okay, our next aspiring housemate, siya ang nakaano kanina. Ang trinay natin kontakin from Marikina, Janelle Para Loho. Is that correct? Hi, Janelle! Hello po. Janelle, did I say that correctly? Loho? Yun ba ang pronunciation na last name mo? Po. Janelle, you are from Marikina. Kumusta sa inyo dyan? Okay naman na po. Okay naman na. Meaning kanina ba ay... mataas ba ang inabot ng baha sa inyo? Ano yung naging sitwasyon dyan? Hindi naman po kami binaha dito. Nagbagsakan lang po yung mga puno. Pero safe naman na po kami. That's good. Yung buong family mo, safe naman. Opo. Safe I guess kayo po. Ay nasa mas mataas na parte ng Marikina. Siguro, opo. Kaya hindi kayo masyadong binaha. Ah, okay. Nawalan ba kayo ng kuryente dyan sa inyo? Opo, simula po kaninang madaling araw po. Tapos kanina mm-hmm. lang po bumalik. Yes. Pero mukhang okay o. Okay naman yung signal mo ngayon, Janelle. Oo, buti. It's good to know kasi syempre lahat ng nakikita nating mga picture, mga video galing sa Marikina, talagang puro mga lubog sa baha. So talagang pag marinig mong Marikina, na parang nakaka-tense talaga or hindi mo alam kung kumusta. But it's good to know na may parts nga na tulad siguro kung saan kayo, hindi naman masyadong inabot ng baha. Apo. Yes, okay Janelle. Janelle, syempre ikaw ay nandito dahil ikaw ay isang aspiring housemate
ni Kuya at napansin niya ang audition mo, kaya congratulations. Dahil you are, I guess, dahil napansin ang audition mo, ikaw ay one step closer sa iyong mga pangarap. Oo, bakit mo gustong maging housemate ni Kuya? Janelle, are you there? Gusto ko po maging housemate kasi po para kapag nakapasok na po ako, para magtuloy-tuloy na po yung mga pangarap ko sa buhay and para matulungan ko na po yung parents ko. Ano ba yung pangarap mo sa buhay na gusto mong magtuloy-tuloy? Janelle? Parang may lag kami ng konti ni Janelle. Janelle, can you hear me? Nakunukong nawala ang signal ni Janelle. Janelle, are you still there? Ayan, hi Janelle. Oh, sinabi mo gusto mong matupad yung pangarap mo. Ano ba yung pangarap mo? Na maging artista po. Ah, yun din, si Janelle. Sino ba ang pinaka-idol mong artista? Si Kim Cho po. Kasi magaling Kim Cho. Yes, and si Kim Cho, syempre, siya ang first ever teen big winner ni Kuya. Kaya, good luck, Janelle. Good luck sa mga next round of audition. Thank you po. Kung saan ka sasalang, galingan mo. And let's see kung ikaw ay magiging official housemate ni Kuya. Stay safe kayo dyan, Janelle. Po, kayo rin po. Salamat. Ayan, buti Janelle was able to join us from Marikina. And it's good to know nga na may mga lugar din naman sa Marikina na hindi masyadong naapektuhan ng baha. Thank you, Lord. But from Janelle, we are actually calling another aspiring housemate from Marikina. Pero alam ko, I saw the posts of this aspiring housemate na sila naman ay talagang naapektuhan ng baha. So I'm happy na makakumusta natin siya live here kasama ninyo. Mela Habidjan. Mela. Hi. Hi, Bianca. Hi, Miss Mela. Hello. OMG, can you see me? Kasi ito, yes, I can see you. Isang ilaw lang yung nagpapagana. You're naka-emergency light. Does that mean na wala pa rin kayong kuryente in your area? Ayun. Kamusta ka? Hello. Hello, hello, Mela. Wala. Okay, so, we don't have any electricity. Until now. So, ibig sabihin, super nakapag-charge ka ng phone kasi kasama ka namin ngayon eh. Yes, oo. Pero tatagal na lang yung baterya ko hanggang ngayong gabi. Kaya tomorrow, kailangan kong umalis para i-charge lahat ng mga power banks, lahat ng mga gadgets. Para pagbalik ulit dito bukas, lahat kami may mga gadgets na may battery. I just want to share to everyone, ito ang mga pinost ni Mela kanina, nakikita nyo ba? Super halos taas ng gate ang inabot ng baha sa inyo. And you posted nung medyo 6 o'clock na medyo bumaba na. Kamusta na ngayon ang baha sa inyo? Ngayon, hindi ko alam kung nakikita nyo, pero medyo hanggang tuhod na lang siya ngayon. And then, yung katapat nga na bahay, yung bahay na pinicturean ko, yun yung bahay talaga ng parents ko. So, buong first floor ng bahay nila, sobrang napuno ng tubig. So, very undoy. Undoy hits back, but ganun talaga, we have to accept the fact that these things happen nowadays. And I think compared to 10, 11 years ago, mas kalmado at mas may presence of mind kami ngayon. Most especially kasama namin yung parents namin. Correct, correct. Kumbaga, yung mga lessons na natutunan nyo way back in Ondoy ay na-apply talaga sa panahon na ito. But Mela, all of you naman, yes, your whole family, you are all safe and you are all well.
Yes, thank God talaga na we're all safe. In fact, matutulog kami ng sama-sama dito sa kwarto ko. Kaming ani magsisiksikan kami sa kwarto ko. Yung tatay at nanay ko nandun sa wooden frame na kama ko. Tapos yung mattress ng kama ko, binaba namin para doon naman kami apat na magkakapatid. So, ayun, not the most comfortable situation gaya nga ng pinost ko on my social media accounts. But I'm happy that I am with them at safe kami, nakakain kami, at sama-sama kaming lahat. Oo, thank you Lord na healthy lahat. And I just want to read to everyone kasi si Mela posted earlier that sa lahat ng mga gustong mag-donate ng in-kind, pagkain, ready-to-eat food, clothes, water, toiletries, pwedeng i-drop off sa Marikina Sports Center. Thank you for posting that, Mela. Yes. Do you want to add kasi anything? Bianca, ang dami talagang... Opo, para sa lahat ng mga nanonood ngayon, please, if you have extra with you and you have time to drop by the Marikina Sports Center, ito po ay para sa buong Marikina. Kailangan po ng ating mga kapatid dito sa aking mahal na lungsod ng inyong tulong, hot meals, pagkain, ready to eat food. Kung meron po kayong mga baby clothes na pwede nyong ipamigay, importante din po yun kasi marami pong mga bata rin ang naapektuhan. So, yun po, maraming salamat sa lahat ng mga nagmamahal at nagpapahatid ng kanilang mensahe ng pagmamahal. Always know that these messages make us strong and make us feel loved. Oh, thank you po. Oh, talaga naman. Spoken like a true beauty queen, si Mela. Sobrang grace under pressure. Yan ang masasabi ko kay Mela. Mela, before we let you go, syempre, I know that you saw no isang araw ikaw ay binigay ng Golden Star ni Direk Loren mismo. How did you feel nung nalaman mo? Nalaman ko siya kasi meron akong 9 to 11 meeting. Tapos may nagtag sa akin on Twitter na yung picture ko was posted at nakatanggap nga ako ng Golden Star from Direk Loren. So I was in awe. I didn't expect it na ako ay mapipili sa wakas. Mapipili ako sa wakas because I've mentioned na parang ang daming beses ko na mag-try out. And pang-apat na beses ko to, I just wanted to try it out. Yun lang naman yung gusto ko mangyari kasi para sa akin, parang there's no harm in trying. And I did it. And I'm happy I got in. And I got a Golden Star. Fourth time to audition. Tama ba? Yes, oo, yes. Yung first three times ko, I was my former identity. Itong fourth ko, I am Mela. I auditioned as Mela. You auditioned as your true self. At yun naman talaga ang nag-shine. Yes. Kaya, Mela, congratulations and good luck sa mga susunod na round ng auditions. Thank you very much, Bianca. And thank you for checking in. It's really a wonderful feeling that a lot of people have been checking in on us, lalo na sa mga nangyayari ngayon. Iba rin pag mayroong concern yung mga tao at nararamdaman mo na parang mahal ka nila. At iba yung feeling pag mahal ka nila. You just want to stay strong and be hopeful. Yes, and thank you for using your platform to share your story, not just today, pero all your stories. Kaya thank you, Mela. And again, sa mga gustong mag-donate in kind to Marikina, drop off lang sa Marikina Sports Center. Thank you very much, Mela. Stay safe and enjoy Stay the family well. Sleepover. Thank you. Thank you so much, Bianca. Ingat. Ingat po kayong lahat. Thank you. That is Mela, one of our aspiring housemates. Nakakatuwa na si Mela kahit grabe. I can imagine yung pinagdaanan nila today na abot hanggang gate yung baha ay napaka calm and composed at napaka aliwalas pa rin ni Mela. Thank you for sharing your message. Maraming salamat. Okay, our next aspiring housemate na kakausapin sa ngayon ay, okay, hinahanap ko. Siya ba ay taga Cabuyao, Laguna? Is that correct? Cabuyao, Laguna. Okay, yes, from Cabuyao, Laguna, we will say hello to Gian Charles.
Hello po. Hi, Gian. Gian, hello. Hello po, hello po. Yes, hello Gian. Ikaw ay nasa Laguna. Kamusta naman sa inyo dyan? Ay, nawala si Gian. Oo, I think ang connection ni Gian ay intermittent, kaya siya ay nakat bigla. We will try to get in touch again with Gian from Cabuyao, Laguna. Okay, I know we are trying to contact, I think, two more housemates. Okay, we will try to contact Gian again. I think he is here again. Gian, hello. Hello po. Sorry po, nawala yung connection. Okay lang yon. Ganon talaga. We understand. Hi, Gian. Hello po. Gian po, Gian po. Gian, thank you for correcting me. Gian, kamusta ka, Gian? Kamusta ang experience niyo dyan itong nagdaan na bagyo? Oks naman po, ano po, masyadong mahangin. So, parang yun sa labas namin na puno ng mga dahon. Kaya linis-linis po kami kanina. Yung mga nagbagsakan na dahon at mga puno, ganun ba yun? Malakas ba ang ulan dyan sa inyo nung bagyo? Malakas ba sa inyo nung bagyo? Opo, lalo na po yung hangin, sobrang lakas. Oo, pero hindi naman bumaha dyan sa inyo? Doon po sa bandang kabilang bahay namin po, ano, pumasok naman po ng konti yung tubig. Ah, meron din. Pero ngayon wala na, humupa na yung baha. Opo. Pero ngayon wala na, humupa na yung baha. Wala na po. Yes. Gian, ikaw ba ay nakatira with your family dyan sa Cabuyao, Laguna? Actually po, nandito San Pedro po, San Pedro, Laguna po. Ah, San Pedro. Oo, kasama mo family mo dyan? Opo. Okay naman kayong lahat. Kayo ay safe, kayo ay healthy. Yes po. Gian, thank you for joining us. Siyempre, maraming salamat sa pag-send ng iyong audition video. At ang audition video mo ay isa sa mga napansin ni Kuya. Kung sakasakali na ikaw ay maka-move forward sa mga susunod na round ng audition, ano ba yung malaki mong dream kaya gusto mo maging housemate ni Kuya? Ano po, ang dream mo po kasi ano, maging model po or artist po. Ayun po. Model sana, or artist. Ay, nawala na naman si Gian. Did he say Gian? Is that correct? Nako, we will try to contact Gian again. Pero it's good to know na again, okay naman sila sa Laguna. Actually, ang dami din like dito sa amin, ang dami din nagsihulugan na mga dahon. Pero thankfully, puno wala naman. Parang sobrang laki ng puno kasi dito. So I guess yung roots talaga niya is hindi matitinag. I would like to show again to everyone who just joined us. Mag-share lang kami ng ilang mga numero in case you do need to call. These are a few numbers na pwede nyo i-screenshot in case meron kayong kapamilya or kaibigan na nangangailangan ng tulong. Please feel free to screenshot itong mga numero na shinare namin dito. Okay. We will try to... I know we have how many more housemates na tinatry natin kontakin. Ayan. Si Gian, his connection was not so good, pero happy tayo na nakausap natin siya. Maraming salamat muli, Gian, sa pag-send ng iyong audition video. We do have another housemate, this time from Bulacan. And I know may mga areas na Bulacan na grabe din ng baha. Let us see kung kumusta ang ating aspiring housemate na si Pauline Canoza Cruz. Hi, hello po. Hi, Pauline. Hello po, Miss Bianca. Pauline, taga saan ka sa Bulacan? Baliwag, Bulacan po. Kumusta naman dyan sa inyo, Pauline? Wala pong kuryente and baha po. Hanggang ngayon, walang kuryente. Anong oras pa kayo nawala ng kuryente dyan?
po, ano pa, nag-provide lang po kami ng mga power banks. Oh, wow. Uy, maraming salamat. Alam kong sa mga panahon na ganito, talagang tinitipid ang battery ng cellphone. Kaya maraming salamat na nakakonect ka dito sa amin para makausap ka namin. Minention mo din na baha. Ano ang, I mean, gano'ng kalala ang naging baha dyan sa inyo? Sa part po kasi ng bahay po namin, isang gampaa lang po kasi medyo mataas po yung lugar namin. Pero yung ibang karating lugar po namin is lubog po hanggang dibdib, hanggang iba po hanggang bubong po. Yes, nakakita kami ng ilang mga pictures talaga galing Bulacan and madaming ang grabe yung baha. Pero sa inyo, pumasok ba ang baha sa inyong bahay? Apo, hanggang paa po. So nag-akyat ba kayo ng gamit? Ganun ba ang nangyayari dyan kapag pumabaha? Sa part po namin, hindi po need na i-akyat po kasi medyo mababa lang naman po siya kasi medyo mataas po yung lugar po namin. Mm-mm. That's good to know. Ang family mo, okay naman kayo? Yung sa side po ng asawa ko, medyo sira po yung mga buko. Oh my. Pero kayo dyan, kung saan kayo nakatira, are you all safe? Are you all healthy? All safe po. All safe po. That is good to know. Nako, stay safe kayong lahat at sana mabalik na ang kuryente dyan sa inyo in the soonest possible time. Pauline, maraming salamat sa pag-send ng iyong audition video. Nakita ito ni Kuya at talaga namang nakuha mo ang atensyon niya. Kung sakasakaling ikaw ay pala rin at maka-move forward ka sa next round of auditions, ano ang pangarap mo na gustong matupad kaya mo gusto maging housemate? Gusto ko pong maging talaga artista po since I was 6. Grade 6. Ayun po, tsaka po, ngayon po, gusto ko po sanang matulungan po yung family ko, tsaka mapag-aral po sa magandang school yung mga anak ko, mabigyan po sila ng magandang buhay. Ayun po. Oh, well, Pauline, good luck. Let's see kung makaka-forward ka, makaka-move on sa mga susunod na round ng auditions. Galingan mo, Pauline, ha? Thank you po, Miss Bianca. Thank you, Pauline. Stay safe kayong lahat dyan. Maraming salamat. Thank you po. Stay safe po. Thank you, Pauline. Okay, I know that we have one last housemate, aspiring housemate that we are trying to contact right now. Nandito na ba siya? Ang ating susunod na housemate, Tubong Pampanga, pero nasa Laguna siya ngayon. Hello, Justin Reyes. Is this Reyes? Hi, hello, Justin Reyes. Is that correct? Tama po. Hi, Justin. Kamusta ka? Kami dito. Medyo mahina na po yung ulan. Ikaw ay nasa Laguna. Is that correct? Nasa Laguna po ako ngayon sa sister ko po. Saan banda ikaw sa Laguna ngayon? San Pedro po. San Pedro din. Uy, parang yung kanina from San Pedro also. Kamusta ang naging, kamusta sa inyo dyan nung dumaan ng bagyo? Medyo malakas po yung bagyo dito tapos mga puno din. Nawala din po kami ng kuryente din po. Pero ngayon okay na din po. Umalik na rin po yung power sa kuryente. Oo. Anong oras bumalik ang kuryente dyan sa inyo? Na din po. Mga 3 p.m. na to. Okay, hapon nawalan pa. Nawalan po ng 12 a.m. Tapos bumalik yung ano. Matagal din ha, 12 midnight hanggang 3 p.m. Pero buti na lang at nakabalik dyan sa inyo. Hindi ko lang po nakita mo kanina, pero may isa tayong aspiring housemate from Marikina, si Mela. Wala pa rin silang kuryente hanggang ngayon. Oo. Justin, ang buong family mo naman ay safe? Kamusta ang pamilya mo sa Pampanga? Sa Pampanga po, medyo pumasok po yung tubig. Tapos po, medyo okay na din daw po, humupa na daw po. Dito, okay na po kami lahat. Oo. Yung sa inyo ba sa Pampanga ay talagang madalas binabaha? Hindi na. Bumabaha lang po kasi sa mga palayan po. Mm-hmm. Na parang wala na pagdadaluyan ng tubig.
kaya po yung bumabaha na rin po. Oo, at saka talagang ang daming binagsak na tubig nitong bagyong ito, kaya siguro inabot din sila. Safe naman ang lahat, ang buong pamilya mo, Justin? Safe naman po kaming lahat po. Oo, healthy po lahat? Healthy and well ang lahat? Healthy po. Oh, that's good to know, Justin. Ako, Justin, kailangan mong alagaan ang health mo at magstay healthy, dahil kung sakasakali nga na makapag-forward ka sa mga susunod na round ng audition, kailangan healthy ka, 'di ba? Kaya. Ano ba ang iyong dream, Justin? Bakit mo gusto maging isang housemate? Gusto ko din po maging artista, din po gusto ko matulungan yung mother ko na magkaroon ng bahay na para hindi na siya tumatalon sa gate. Kasi tumatalon sa gate? Po kasi nagpa-gate na po yung kapitbahay namin, tapos parang di po sila nagbibigay ng susi din. Yun po, kaya pali po ako dito para sa nanay ko. Tumatalon sa gate. Hindi ko ma-imagine na kung bakit tumatalon sa gate ang nanay ni Justin, pero napakaganda ng iyong pangarap na mabigyan ng bahay ang iyong nanay. So good luck, Justin. Let's see kung ikaw ay papasa sa mga susunod pang pagsubok ni Kuya bago maging isang official housemate. Good luck sa iyo. Ingat po kayo. Stay safe, Justin. Ikaw din, ingat. Oh, I love hearing and, well, virtually meeting ang 9 sa ating mga aspiring housemates. Nakakatuwa din to know na syempre lahat sila ay okay, lahat sila ay safe, iba-iba ng pinagdaanan, yung iba hindi naman binaha, yung iba abot hanggang gate, hanggang taas ng gate ang baha, but it's good to know that everyone seems to be in good spirits and na everyone ay safe and healthy. I think yun ang pinaka-importante. Kaya thank you very much to everyone na kumonect sa amin today. Maraming salamat. And again, kumonect tayong lahat sa pagtulong. Napakaraming paraan para tayo ay makapag-donate, whether cash man yan, whether in-kind man yan, mga extra natin na meron tayo, madali lang yan ipasa sa bank deposit or transfer. I always like saying this, na if we all do a little, we can do a lot. Walang maliit na tulong talaga. It really all counts. So maraming salamat muli sa lahat ng sumama sa amin at kumonect sa amin ngayong araw. And again, we would like to encourage lahat ng ating mga aspiring housemates to please keep your Kumu accounts active, kasi dyan lang kayo makakontakt ni Kuya at dyan lang niya masasabi sa inyo kung pasok nga ba kayo sa susunod na round ng auditions. And again, para sa lahat ng mga updates tungkol sa Pinoy Big Brother, sundan nyo lang ang aming social media accounts. Ang aming official social media accounts, hanapin nyo yung may mga blue check, at yan ang official ng Pinoy Big Brother. Maraming salamat, Team Online, sa ating mga kapamilya worldwide at syempre sa ating PBB community. Maraming salamat. Stay safe and healthy, everyone. At magkita-kita tayo muli dito sa PBB Connect.